Sa videong ito ay mag-engine wash tayo pero hindi tayo gagamit ng tubig. Ano yung mga dapat nating tandaan at iwasan sa pag-engine wash? Ano yung mga kailangang gamit sa pag-engine wash at kung paano yung pag-DIY nito? Last time nakapag-engine wash na rin po pala tayo kay Scarlett or sa Click 150 po natin. So doon gumamit tayo ng tubig. Kung gusto nyo mapanood, ilalagay ko na lang po yung link sa baba. So this time naman, hindi po tayo gagamit ng tubig. So another option po ito para sa mga ayaw magbasa ng kanilang mga makina. Actually, optional pa rin naman po yan. Pero dito rin kasi sa Click 160 natin, kung makikita nyo, yung ECU nasa ilalim ng compartment or seat natin. Kaya naman kapag nabasa or na-damage po yan, malaking sakit ng ulo dahil yan po yung pinakautak ng motor natin. So ang dahilan po kung bakit tayo nag-engine wash or naglilinis ng bay or pinaka-exterior ng ating makina ay para matanggal po at malinis yung mga naipon na dumi at maiwasang masira yung mga parts natin dahil dyan. Also para maiwasang pamahaya ng daga yung ating mga engine, which is yung umangat-ngat sa ating mga wirings at sumisira sa ating mga motor. Lastly, para maging kaaya-aya o malinis tignan itong ating engine bay. Kumbaga parang malinis yung motor natin inside and out ganun. By the way, specific na Click 160 yung lilinisan natin, pero pwede nyo rin i-apply to sa ibang motor nyo. Yung pagtatanggal po ng fairings, may bukod po tayo na video dun. Ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Sa pag-engine wash, ang pinakagagamitin naman po natin ay itong Kobe Super Oil Degreaser. By the way, not sponsored po ito ha. Nagamit ko lang kasi siya recently at medyo bumubula siya at hindi siya masyadong oily kahit na degreaser po siya. Pero optional naman po yan. Kung may prepared kayo, kayo nang bahala kung ano yung gagamitin ninyo. Gamit din tayo ng toothbrush or normal brush pang detail. Also, kagaya na sabi ko kanina, iwasan din po natin gumamit ng tubig dito dahil nandito nga po yung ECU natin. So kapag nasira po yan, delikado. Tsaka para po hindi na rin tayo hassle na mag-tip o takpan yung mga electrical parts natin. Iniiwasan po kasi natin mapasukan ng tubig yung mga pinaglalagyan ng wire natin at maipon po dyan. Also sa mga pinaka-electrical units po natin, kagaya ng mga sensor na medyo delikado kapag nag-short circuit, magkakaroon ng problema sa pag-andar ng ating mga motor. Tsaka kung anong abnormalities, baka magkaroon tayo ng check engine sa panel. So sa paglinis, first step, i-spray ko lang po itong degreaser po natin. Kung makikita nyo, parang bumubula po yan, no? At kung makikita nyo, tanggal po agad yung mga likabok, mga dumi na nakapit sa ating mga crankcase, sa ating mga wire. At kahit medyo magrasa po yan, natatanggal niya po dahil degreaser nga po ito. Kung mapapansin nyo, parang liquid base or parang tubig itong panglinis natin, no? Pero yung kagandahan dito, naitututok po natin kung saan natin siya ibubuga at also tanggal agad yung mga dumi na natatapatan or nalalagyan nitong ating degreaser. Binugahan ko na rin po pala pati itong sa may fuel pump po natin dahil kung makikita nyo, medyo makapal na rin yung dumi, pangit na rin tignan. Iningatan ko lang mabasa or malagyan yung may part ng sensor niya. Ito, binugahan ko lang lahat ng part na nakikita kong medyo makapal yung dumi, makapal yung alikabok, at hahayaan lang natin na mababaran muna yan para magpenetrate yung degreaser natin at matanggal yung dumi. Iningatan ko na lang din yung mga wire natin, yung mga sensor na hindi ma-sprayan ito para wala tayong problema. By the way, sa throttle body po pala, may video tayo ng paglilinis dyan. In-upload ko lang recently. So, throttle body cleaning para sa Honda Click 160. Applicable yon para sa PCX, ADB dahil same lang sila ng build ng throttle body. Also, meron din tayo yung throttle body cleaning para sa Click 125, version 2, version 3, at kahit sa version 1. Lalagay ko na lang yung link sa baba kung gusto nyong makita yung full bid nun. Actually, ginawa ko yung throttle body cleaning pagkatapos natin dito sa engine cleaning po natin. Para isa na lang yung paglilinis at isahan na lang yung baklas ng fairings po natin. Tapos by the way, sa mga nagtatanong kung tuwing kailan dapat tayo mag engine wash or engine cleaning, ang sagot po dyan depende po sa sitwasyon ng dinadaanan natin kung medyo malikabok or mabilis dumumi yung ating mga engine bay. Pero for idea, 10K auto siguro pwede nyo nang linisan yan. May makuha na kayong dumi doon. Depende na lang sa dinadaanan nyo kung makapal or manipis pa yung dumi sa 10K auto na yon. After po natin mabuga ng degreaser, gamit naman po tayo ng brush or pang detail po natin para tuluyang matanggal yung mga alikabok at dumi. Nagumpisa po tayo dito sa taas, dito sa may fuel pump. At kung makikita nyo, hindi na po natin tinanggal yung sensor. Hindi na rin naman po magpe-penetrate yung tubig dyan dahil hindi naman po natin
binuhusan ng tubig, degreaser lang yung gamit natin. Sinama ko na rin sa paglilinis yung mga hose, mga linya, mga wire natin para kahit papaano malinis talaga all out. Pinakainingatan ko lang talaga is yung dito sa may part ng ECU dahil kung makikita nyo may mga cable po siya dyan, linya, may mga socket na kapag nabasa pwedeng masira at maapektuhan yung pinaka-ECU po natin. So, ingat-ingat lang pagdating dito sa ECU natin. About po sa brush na gagamitin nyo, nasa inyo na po yan. Yung sa akin kasi, sanay na akong ginagamit itong industrial or normal brush. Mas nasisiksik niya po kasi at natatanggal yung mga dumi at saka likabok. Tapos, pag medyo kulang pa yung degreaser, apply lang ulit tayo. Ayan, katulad yan, medyo makapit yung mga likabok banda dito. Lagay lang ulit ako para mag-penetrate. Also, dito sa may fuel pump po natin, may mga hindi pa ako natanggal dyan eh. Sa mga rubber parts, ako medyo nahirapan dahil mas mahirap tanggalin yung mga dumi doon. Kailangan talagang kuskusin. Ayan, kung makikita nyo, kapag nag-penetrate na yung degreaser, madali na lang siyang tanggalin gamit itong industrial brush po natin. Ayan o, kahit walang tubig, natatanggal po natin yung dumi. Para may idea po kayo dito sa pinang e-spray po natin, ginagamit po talaga siya pang linis ng mga sasakyan, mga makina. Pwede rin po ito sa kotse. So binababad po siya, ini-spray sa mga maruruming surface ng makina po natin at mabilis po niyang natatanggal yung mga dumi. So kaya naman dito hindi na natin kinailangan gumamit ng tubig para malinis talaga ng husto yung engine natin. Kumbaga ito lang sapat na. By the way, hindi ito sponsored ha. Gusto ko lang siyang i-promote kasi maganda siya gamitin. Tsaka nagustuhan ko dito, hindi siya masyadong malapot tulad ng ibang degreaser na medyo mahapdi sa kamay. Ito parang tubig lang siya pero quick oil removal na siya. Kumbaga tanggal agad yung mga dumi. Also marami na rin po siya no, 500 ml kalahating litro. Nabili ko yata ito nasa 150 pesos sa mga motor shop. Pero chinya ko ngayon sa Shopee, nasa 100 pesos lang siya. Ayan, dito binabalikan ko na lang yung mga medyo naiwan pa or mga kapal na dumi na mahirap tanggalin. So bababad ko ulit tapos brush ulit para malinis talaga ng todo. Pagkatapos po nating na-detail, nalinis ng brush, gamit po tayo ng basahan. Take note, di po tayo gagamit ng tubig pambanlawa kasi nalinis na po natin gamit yung degreaser pa lang. So dito, para matuyo at saka matanggal yung mga sobra-sobrang degreaser, punasan na lang po natin siya. At ayan, kung makikita nyo, linis kintab na agad siya. So dito habang di pa masyadong basa yung basahan natin, pinunasan ko na yung ECU kasi kung makikita nyo, makapal na rin yung alikabok. Pero yung basahan natin hindi basang basa yan ha, may touch of degreaser ng konti yan para kahit papano, medyo kumintab yung mga part na napupunasan natin. Ayun, kung makikita nyo naman, nalilinis natin kahit punas-punas lang po siya. We'll be right back.
Sa part na to, gumamit ako ng bagong basahan na microfiber para tuyong-tuyo talaga yung mga parts natin dito sa engine. At ito na po yung output ng paglilinis natin. Kung makikita nyo naman, linis kintab yan kahit wala po tayong ginamit na tubig. Parang naging dual purpose din yung ating mga degreaser, no? Dahil bukod sa nalinis natin yung engine natin, nag-act na rin siya as parang pampakintab natin. Kasi kung makikita nyo, linis kintab na rin siya after nating napunasan. So yun lang muna para sa video na ito. The more click, the more you know. Engine clean or engine wash ng ating mga motor. Bye-bye!